gown ni Tony Gonzaga ay hindi na naisuot sa Sona. At si Paul Soriano ay officially tanggal na. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media kung bakit hindi dumalo si Tony Gonzaga at Paul Soriano sa Sona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nangyari pala ay nagpagawa na daw ng gown si Tony Gonzaga. Later on, dahil nalaman daw ni PBBM ang kalokohan di umano ni Paul Soriano, ay sukang-suka na daw siya sa pagmumukha nito. Ang tanong, totoo kaya ito? Panuurin natin ang buong detalye kay Maharlika. Sine daw attach itong powerful personality na hindi na raw bet makita ng Big Boss. Say ng marami, ito raw ay si Direct Paul at Mrs. ni Tony G. Matinding hulaan ng mga netizen at iba pang mga taga-showbiz na tinukoy sa blind item ni Christopher Meen tungkol sa powerful personality na hindi na raw bet makita ng kanyang boss. Say ng marami, at ito raw ay si Direct Paul Soriano na Mrs. ni Tony Gonzaga. Meron pong isang personalidad na appointee ito raw sa ating pamahalaan. Naku, talagang hindi na pwedeng makita ngayon ng isang mataas na tagapamuno dahil nagsalita na ng ayoko na, sayang, makita. Ayoko na siyang makita dito sa opisina sa kahit saan. Ayoko nang makita ang pagbumuka ng taong yan. Yun daw ang sabi ni Kuting ng Norte ayon sa Chika Boom Boom ni Christopher Meen. Ay, sabi niya kinasusuklaman ang peg. Alright. Sabi naman ng sabi to ni Christopher Meen. Oh, hindi na siya pwedeng makita ng mataas sa tagapamuno. Akala ko powerful kayo o walang forever, sabi nung nag-Chika Boom Boom. Yun lang yun, o hanggang doon lang tayo, Romel, yung kasama niya sa ano. So, sa natatandaan ninyo, nakalagay dito sa article, nung sinabi ni Paul Soriano na ang, sabi niya, probably the most powerful celebrity today, sabi niya si Tony Gonzaga, with whether you love her or hate her, you have to give credit where credit is due. Ay, bongga mga chika, mga hatad. Dahil nga napakayabang ng mag-asawang ito na akala mo ay hindi walang katapusan ang kanilang power, ay ang lola Tony ninyo na Jontis. Well, ang Chika Boom Boom, mga palangga, is attached. Ang chika, kulang yung Chika Boom Boom sa dyaryo. Ito ang Chika Boom Boom. So, nakita nyo naman na hindi dumalo si Paul Soriano at si Tony Gonzaga sa second Sona ni Kuting. Actually, kasonalingan. Ang nangyari pala dito, mga hitad, ay nagpagawa na ng gown si Tony Gonzaga. Ay, baka mga anak na nga, Erlisa, sa stress. Nanganak na ba? So, nagpagawa na siya ng bonggang-bonggang gown kasi invited sila, actually. Diba? Invited silang mag-asawa. The problem, later on, dahil nalaman na ni Bongbong, ni Kuting ng Norte, ang kalokohan ni Paul Soriano ay sukang-suka na siya sa pagmumukha nito. Right? So itong chismis, no, it's factual. Pag sinabi ko sa chismis, hindi makatotohanan. Itong chika, itong factual boom boom. The factual boom boom, mga hitad, ay nagpagawa na si Tony Gonzaga, nagpagawa na si Tony Gonzaga ng gown kasi expected niya na syempre most powerful celebrity siya, you know. Then, ang nangyari, nasayang yung gown, di ba? Nasayang yung gown, hindi na tuloy ang kanilang pagdalo sa Sona. Nakita niya naman, wala sa picture at I believe mayroong mga balita dyan na parang on leave sila before the Sona daw ay nakapag, tignan natin ha. Ang sabi dito, na before the Sona ay nag-leave, na may mga drama silang on leave ito si nasa Manila Bulletin. Ang sabi ng Manila Bulletin, Presidential Advisor for Creative Communications Secretary Paul Soriano took a leave before the Sona due to personal reasons. This is personal BS, di ba? Personal bullshit, laging ganun. This was confirmed by PCO Secretary Cheloy Garafil. Ay, okay, on the side of the Filipino community in Kuala Lumpur, Malaysia. Ah, ngayon lang. Well, bago natin ituloy yung tungkol sa Chika Boom Boom kay Tony, balita ako si Cheloy Garapil dahil sinabi natin amoy kulob. Narinig niya ako, nagpabango na raw ngayon. Nag-spray na raw siya ng pabango tuwing mag-meeting. Hindi, good for you. Hi, Jean, Cheloy. O diba, at least naman nakatulong yung pagbatikos ko sa inyo kaysa naman makipag-meeting ka amoy kulob ka o amoy jutok. Hindi, dapat nagpapabango ka. Diba, nakakatulong talaga itong vlog natin. Dahil maliban sa nagigising natin ang bayan, nakakatulong tayo sa mga tao para ma-improve ang kanilang personal hygiene. So you have to be grateful from your lola, Cheloy Garapil. All right. Ito ang totoong nangyari sa loob ng Malacanang, mga hitad. Okay? So dahil sangkot nga si Paul Soriano dito sa Department of Tourism, remember the stock footage? Okay? So dahil nakarating kay Kuting ng Norte, ang lumaliban doon sa, sabi natin Kuting, okay, nakarating kay Kuting na nagdi-DM o nagdi-direct message si Paul Soriano sa mga girlalo na iniyayaya niyang mag-date.
Diba? Gusto na makatsyok-tsyakan later, mga ganyan. So, syempre, ginagamit niya yung kanyang posisyon bilang presidential advisor on creative communication. Sa kabila na siya ay Amerikano at ginagamit niya yung kanyang US passport. You know, that's another issue. But ganun pa man, dito tayo magtutok kung bakit siya naligwak ng tuluyan. Well, secretly. Okay? Tama, sabi niyo dito kung sino nagfe-fake news, ha? So, nangyari, ito pa lang si DDB, yung in charge doon sa yung advertising company na kung saan na nagbigay ng apology na ina parang in some way na inamin nila yung pagkakamali nila, sila daw yung sila daw, parang sila daw ang may kasalanan dahil sila ang nagano, sila ang nag bumili or gumawa ng stock footage na yon. Ang nangyari pala doon, mga palangga, dahil itong si Hil Chua ay talagang well connected. Hi Remy from Japan, talaga well connected sa mga politiko dahil nga ever since Abnoy, ay sorry, patay na pala si Noynoy. Sige na, respeto na nagkunti. Ah. Si Noynoy, okay, ay nandoon na si Hil Chua na nagnenegosyo na siya. So, well connected siya talaga sa politika. So, ang siste, ha, ito ang chika, si Hil Chua ay directly na tumawag kay Kuting ng Norte na sinasabi niya, "Hey Kuting, this is Hil. You know what happened?" Sabi niya, "Paul is accountable to everything." So, ganun ang chika. So, tinawagan ni Chua, yung DDB, si Kuting na ang inaanak mo ang mayroong kasalanan at gumawa ng mga eksena dito sa DOT na ito. Yan ang chika-chika. Dahil nga matagal ng contractor itong si Hil Chua, syempre pinakinggan siya ni Kuting ng Norte. Pinakinggan siya ni Bongbong. So ano nangyari? Ang ginawa ni Bongbong, pang-pang-bong, meow! Ang ginawa niya palangga, nagpatawag siya ng investigasyon. So, gumastos naman ng pera ng bayan. So, nagkaroon ng third-party investigation at pinatawag po ang lahat. Bakit ako sumisigaw? Pwede naman ako bumulong. Ano? Pinatawag ang lahat ng mga involved. When I say involved, doon sa video. Okay? Doon sa video sa tourism. Alright? Nung leave, love the Philippines, di ba? So, pinatawag. When I say involved, hindi lahat. Lahat ng mga naging bahagi ng production na yon, yung video na pinatawag lahat at inimbestigahan, kinausap sila isa-isa kung sino ba talaga ang may pakana nitong stock footage na ito na inilagay tayo sa kapahamakan at sa kahihiyan sa buong bayan. So based on that investigation, mga palangga, ay talaga namang nalaman lahat ng tao na inimbestigahan ay itinuturo, si Paul. So powerless na siya ngayon. Powerless na mga mayayabang. So karma, darling. Lahat kayo kakamahin. Babangon damit. Dudurugin kayo. Kaya order of the court. Lahat kayo magiging guilty sa court ni Maharlika. Alright. Ngayon, nakaloka. So ngayon inimbestigahan sila, inimbestigahan, 'di ba? So napag based on the investigation na si Paul ang lahat ng mga may kasalanan. So nagkakagulo na rin ngayon ang Presidential Communications Office. Sila Cheloy, sila Emerald Bukangkang, sila lahat diyan kasi nga nagkakagulo sila prior to the sibak-sibak dito kay ano kay Paul. Kasi nga ayon kay Grafil, okay, ayon sa ating puting ahas. Kaya lang nila pinagbibigyan si Paul dahil utos ni Lisa Smugs, dahil nga pamangkin siya ni Lisa. Okay, dahil siya ay trusted ni Lisa. Pero hindi na siya ngayon trusted ni BBM, ni Kuting. You know why? Kasi nga pinaimbestigahan, gumastos pa tayo, pera ng bayan, third party investigation. At nalaman sa investigasyon na siya ang may kasalanan. When I say kasalanan, si Paul Soriano at ang author, ang may pakana ng lahat ng kaguluhan sa Department of Tourism. Pero bakit siya lang ang managot? Dapat si Frasco kasama doon. Kasi inapprove niya eh. Di ba kumakaate pa siya sa zona, akala mo wala siyang ginawang kasalanan. The fact na nagpasakop siya kay Paul at kay Lisa, di ba? I told you, andito yung picture. So dapat nga si Lisa tinanggal din ni Kuting. Dahil, di ba? Tinanggal, itinapon sa kumunoy, tapos ipalit na si Ting na first lady niya. Hello? Mas maganda di amak. Kakaloka? Diyos ko po! Meow! Meow, meow, meow! Ito na, tiyan natin, ang itad. Ay, si Langaw, si Lisa, no? Lamok. Okay, nasa na yun? Okay, pakita natin. Alright, ito. So, di ba, paulit-ulit, malinaw pa ang sikat ng araw na bonggang-bongga magkasabwat ang magtiyahin. So, I told you, hindi tayo nag-fake news yun. Ngayon, nagbubunga na ang lahat ng ating pakikipag, well, di pa lahat, kasi dyan pa sila. Bumubunga na po ang lahat ng ating mga sinasabi dito. Nagkatotoo na sinasabi mo kasama si Fiasco. Diyan si Unanay, don't mess with us, pues, sabi ni Gerald Gazal. Exactly. So, ang nangyari, pinagbibigyan lang ng Presidential Communication Office yung mga project ni Paul. Okay? Dahil siya ay parang asong julol o boy o utosan ni Lisa dahil pamangkin niya yan eh. So, ngayon, dahil sa totoo, hindi lang sinasabi ng Malacanang ay sobrang affected ang trust rating ni Kuting. Hindi niyo ba nakikita? Nung nagsalita ako tungkol sa us,
konti-konti lang tayo, yung mga palangga ko lang, sila Sir Zoro, yung aking mga moderators, you're there for me! Palakpakan natin mga moderators sa mga palanggang mga hitad din yan. Diba? Kayo, nila sila, sila tayo dyan, nandiyan tayo, hindi nyo ako binitawan. Minumura na ako ng mga jindot, ng mga bulag, ng mga loyalista, you know? But hindi naman kayo nagpabulag. Yung mga nandito ngayon sa akin, I thank you. Kasi kahit na noon minura nyo ako, bumalik tayo sa akin, diba? So anyway, ang eksena kaganapan, mga palangga, powerless na ngayon si Paul. Walang nagawa si Lisa Smugs. Kung di sundin si Kuting, dahil nga naaapektuhan ang kanyang trust rating, nagkaroon alam ng Malacanang sa loob. Ayaw lang ilabas sa inyo, ngayon ako na maglalabas. Bagsak ang trust rating ni Kuting sa bawat kapalpakan ng kanyang mga appointees. Kaya kung ako sa'yo, Kuting, well, lahat ng appointees mo, palpak. Nakakaloka. Palpak, sabi ni Jocelyn Madarang, I never touted you, madam. Good morning. Thank you, my darling. Thank you so much. So, ang nangyari, kaya lang pinagbibigyan ng PCO, itong si Paul, na sa kabila ng alam nila, well, para naman sila nangangamkam dyan, na ipasok ang lahat ng mga project sa 1017P ni Paul. I told you about it. Diba? Gusto ni Paul, kasi powerful siya. Sabi niya, His Excellency, feeling power tripper kan lolo mo. O, alam mo ngayon, dahil nakita ni Kuting at naman nakapaligid kay Kuting, you know yung forces, nakapaligid kay Kuting, parang ganito siguro. Pare po, dahil na yun, papahama kanina anak mo. Kunyari lang, mas mukhang ko yun. Parang ganito lang yan. Pare, parang Kuting, haba siguro nagpupulburo ng kayo. Tangay na, pag hindi mo tinanggap, papahamak tayo lahat yan. Mawawala na yung ating ano, ang ating mga kamkam. Siguro mga ganun, tanggalin mo na yan. So walang nagawa si Lisa Smugs. Kaya siguro dun sa picture niya, naku ganun. Parang nalugi na labanderang hindi nabayaran. Naku na itsura ni Lisa, nalugi. Ayun, may nagsadyaga. Bagay na nalugi si Inday, no? Nalugi kasi malungkot siya siguro. Kaya isa siguro sa dahilan ito. Ayan, no? May palangga. Ang malupit, ang nangyari, di ba, may rogue investigation. Okay? Third party investigation. So para patunayan ni Kuting, nag-sit down meeting sila ni Paul. Dalawang beses. Shit, sabi ng mga itad, ay Marley, ka ba nakakarating to sa kanya? Ex, sorry naman. Ang ating mga puting ahas ay kamag-anak ni Kuting. May kamag-anak, may kaaway, lahat sila kompleto. So sabi ni Kuting, okay, ipatawag yan si inaanak natin kasi tignan natin kung ano yung masasabi niya. So ngayon, mga hitad, di pinatawag na siya at ang nangyari dito, imbis na humingi ng sorry, itong si Paul Soriano ay nagsinungaling pa siya. Sabi niya kay Kuting, mga palangga, okay, ay hindi daw totoo yung mga kinukwento sa kanya. Kapag pinasinungalingan niya lahat sa kabila ng third party investigation, talagang right on BBM's face, on Kuting's face, right, talagang nagsinungaling siya na hindi. At ayon pa sa ating mga puting ahas, kung sana inamin niya na lang, sorry na po, oh I'm sorry, di ba? Hindi naman siya nagbisaya, no? Oh I'm sorry Ninong, I'm not gonna do it again, I promise. Diba? Dapat na ganun-ganun siya naging baklay, no? So ang ginawa daw niya, biniting daw siya na parang gano'y naanak, oh, mag-usap na tayo, aminin mo. Ikaw ba ang bumili nitong stock photo na to na nakasira sa Department of Tourism? Sabi niya, hindi po ako, Ninong, dili. Tapos pinagbigyan, nagkaroon ng usap-usapan. O, pangalawang meeting ulit. Patawagin mo yan si Paul, baka for the second time umamin. Eh, nuknu ka ng sinungaling. Diba? Nuknu ka ng sinungaling. Kaya naman, tuluyan ang naligwak si Paul, no more power. So, powerless na si Tony at si Paul. Good job, Marika. And the puting ahas at ang aking mga palangga. So, officially, tanggal na siya. Pero syempre, alam mo naman, dahil pa ng mga palabok, di ba, pag may tinatanggal sila, katulad kay Ampin, yun yung, di ba, yung nang dakma ng ano, ng tahong, yung yung sa Thailand, di ba, yung PMS secretary, yung kanyang asawa, nang dakma, di ba, sa kahiyan, anong sabi ko doon sa inyo? Si Bagong Lipunan nandito, hello Roy, Bagong Lipunan. So ano sabi ko sa inyo doon? Galtagat si Lisa noon dahil ang dakma ng taong si Ampin. So sabi ni Lisa noon, sinabi ko sa inyo, may puting asin tayo sa loob. Kaya nakalabas yan sa media, tatanggalin kita. Oto, true enough, tinanggal, inilipat sa iba. So tas kunyari, you know, magre-resign due to BS, due to eklabush, kunyari personal reason, may sakit, you know, wala na lang lahat kayo, may sakit, mga sira ulo. Okay, so kayo mga palangga, dalawang beses nag-meeting, sinungaling pa rin. Ang sabi, dapat kung inamin niya, nagsuri-suri siya, suri ni Inong, hindi daw ko uulit. Kaya syempre, kailangan ko lang tapusin yung bahay namin doon sa McKinley ni Tony para sa aming future, bahay dalawang anak ko. Suri na ni Inong, eh wala eh, nagtigas-tigasan siya. No! Sabi niya, hindi ako yun. Iba yun. Baka si Chelo yung may kulob. Nawalan ganun. Anyway, nakakaloka mga eksenang kaganapan. So, yun ang katotohanan. Sabi na nag-comment, nega pa more. Nega, talagang sobrang negative ang naidulot ni Paul at ni babaeng ahas sa gobyerno. Ito, you know what? I can feel, I hope tama tong feeling ko, na wala ng second zona. Ay, third pala. You know, hindi nyo ba napapansin?
itong administrasyon na ito, nawala na kayo ng core supporters nyo, ako yung una. Diba? Itinapon ko kayo. Nung nalaman ko na kayo ay mga sindikato, nung nalaman ko na maliban sa ungrateful kayo, sobrang sinungaling. Okay? Tinitira nyo yung mga taong diehard at talagang supporter ninyo na hindi minsan hindi nanghingi ng piso sa inyo. Eh, nagpapaniwala kayo dun kay Sinto Sinto eh, dun sa amoy, ano, amoy kulob din. Si Taning. Oh. Ah, di ba? Apaniwala si Lisa. Uto-uto. Ito yung mga nadudulot sa inyo. Asan ang supporter nyo? Nagtsatsaga kayo sa mga dugyot sa ensimada. May mga nag-a-apply. Angkas lang ang eksperyensya. Well, hindi ko po nilulook daw ng mga nag-aangkas. That's a noble profession. Noble job. Wala kayong nilanahaw. Pero yung mag-ambisyon kayo, na wala kayong katulad ni Taning, nag-ambisyon na maging political advisor, wala namang natapos. Ang pag-advise, kundi sumira ng sumira ng tao. Si RJ Nieto. Si Taning, may Taning ang buhay. Ayan. Later on, you know, makumagulat na lang kayo dyan. Nasa ano na yan? Nasa kabilang kubol na naman. Diba? Gagawa na naman ng, gagawa naman ng eksena. Ayan, Lisa, anong napala mo? Diba? Well, anong ginawa mo? Inalagaan mo yung mga mambubudol katulad ninyo, katulad ni Mel Robles. Yan naman pala mga palagad. Naalala ko lang bigla, no? Nung pumunta ako ng H2, parang ginagwardyahan ako ni Mel Robles na parang pagkakadikit ko kay Lisa, parang, you know, parang asung, at parang sa loob-loob ko, parang anong problema nito? Parang gusto niya laging marinig yung pag-uusap namin ni Lisa. Lisa, naalala mo yun? You know what? Nung pumunta ako sa HU, parang I feel something na, parang feeling nila threat ako sa mga posisyon nila. Samantalang ako, my God, nung pumunta ako sa HU at sa lahat ng mga events, punta lang ako doon para pumalakpak, mag-enjoy, and that's it. Then, goodbye, babalik na ako ng Amerika. Hindi ako threat. Na hindi ako nag-ambisyon na pumosisyon. Yung pala, without me knowing, yung alindog ko doon, ayun na si Marlica, baka magpa-ambassador yan, o baka magpa-ganito yan. You know, ano yun, binabalikan ko yung mga nakaraan. Sabi ko, ay, mga buhay ka ng ina, kaya pala sila, nakagwardya kay Lisa. O, ayan, Lisa, napunta ka sa mga masasamang damo. Naligaw ka ng landas. Di ba kung nasa paligid mo ay mga loyal supporters mo, you know, na igaguide kayo sa tama. Ako, hindi naman ako, wala naman akong pakialam kasi after that event, uwi na ako eh. Yung unang-una pagtatraidor nyo sa mga taong nandiyan sa inyo since nung lugmok kayo. Nung nalugmok si Kuting nung 2016. Itong napalaan nyo. Kaya bagsak. Not only Paul Soriano ang issue dito. Kaya bagsak ang trust rating. Nakita nyo naman sa comment section. Kaya nga, di ba, yung asawa mo, Kuting, si Lisa, asang university yon, yung nagpa-interview siya, naka-off ang comment section. Anong ibig sabihin yan? Ina-off niyo yung comment section. Yung RTVM, naka-off yung comment section sa YouTube. Ano yun? Suppression of public's opinion? What the heck? O bakit? Ayaw nyo marinig ng tao. Kasi makagkakaroon ng impact yan sa trust rating ng inyong Kuting. And irreversible na ito yung ginagawa nyo. Irreversible to darling. Parang may mga nababasa ako sa Facebook. Oy, ako nga pala si Maharlika yung sinayang nyo. Di ba? Bawali pa ng karma is bitch. Kinakarma na kayo. Nakita nyo, wala na kayong solid supporters. Dati, pag sinabing tangay Maharlika, solid BBM yan. Ba't hindi ako bulag? Order of the court! Diba? Guilty! Si Paul Soriano. Diba? Pero ako, but from the bottom of my heart, I'm so grateful na hindi po ako kabahagi ng kanilang pag-dodorobo pambubudol sa taong bayan. Ayan, bagong lipunan. Tignan mo, what a coincidence. Ang bagong lipunan has been there before 2016. And Maharlika, konektado lahat ang mga pangalan namin kay Marco Senior. Kami nga pala yung mga sinayang ninyo. Diba? Pero it's okay. At least, mas pumabor kami sa tama. Tumabor kami. Tignan mo ngayon, nagtatsaga kayo dun sa mga garapatan yung supporter. Bayad pa. Imagine, nakalibre kayo sa amin. Tapos nagtatsaga kayo sa mga support, sa mga ano nyo, sa mga trolls nyo, na hindi kikilos hanggat walang pera, walang gasolina. Si Lola Maharlika, libre, may piso, wala kayong binayad sa akin. Ang swerte ninyo. Na kung naningil ako, mayaman na rin ako ngayon, milyonis na, di ba? But anyway, ba tayo kay Paul, mga palangga. So ngayon, talagang sinungaling, okay? Sinungaling si Paul Soriano at hindi niya inamin kay Kuting ang totoong ginawa niya. Kaya sabi ni Kuting, magkiligwakin na si Paul, bawiin kay Paul at kay Tony ang invitation. Kaya naman wala ng gown si Madam. Di ba? Magdasal ka na lang. Dasalan mo na yung gown mo, Tony. Roar! Ay, kayo muna! Roar! Kakanta muna tayo. Teka, kakantahan ko muna. Pero sila nagpasikat. Ito, Paul, this is for you. Okay, sa inyo lahat. Kakanta muna tayo mga itad. Diyos ko, para naman makagsaya ang buhay natin. Halika na, simutin ang pera, huwag hintayin ang umaga. Walang pahinga, pangungupit ang ikaliligaya, darating din ang karma. Basta tayo'y magkasama, kakayanin natin labanan ang mafia. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap.
Harapin natin ang salot sa bayan na may dalang tapang. Gumising na araw ng pag-alsa, narito na dumating din. Harapin natin, basta tayo'y magkasama, kakayanin natin labanan ang mafia. May dalang liwanag sa ating pangarap. Sa harapin natin. Pwede na ako tumula, no? Yay! Palapakan ng sarili. Order of the court! Maharlika is guilty na hindi singer. Anyway, ayan, totoo ang mga palangga ko. Dapat pala, ano, no? Dapat, oy, ano yun, isend ko to sa inyo yung lyrics. Gawin nyo nga ako ng magaling, i-edit nyo nga yung boses ko parang professional. Pwede ba yun? Di ba may mga nag-i-edit na yung boses kahit di ganun kaganda, pinapaganda? You like my music, darling? Anyway, kakaloka. Ayan, kakanta na lang. Kakanta ko kayo ng isa pa. This is my composition. Alright, so kung gusto magpa-compose yan, nagbayad kayo. Alright. My ba? Ito kasi yung mga pinasikat at naging katuwang ako dito sa mga kaletsyan na ito. So ngayon, okay, babualtahan natin. Proud Pinoy, ayan, nagtatip ng lola ninyo. Dapat everyday ako kumanta. May bagong bahay, may bago pang auto, bagong logo, bagong kamkam, sa bagong Pilipinas, nagnanakaw ang lahat sa kanilang pagunlad. Ang lahat ay buwakaw, bagong pagnanakaw, may bago silang jowa, kahit na may jowa na, may bago pang bahay, bagong logo, bagong kamkam, sa bagong slogan, nagnanakaw ang lahat sa kanilang pagunlad. Ang lahat ay buwakaw, bagong pagnanakaw, araw-gabi nagnanakaw ang lahat, sumisinghot hanggang magdamag, madaling araw ay nagtsuktsakan hanggang umaga nilalabasan, ngumiti na ang ahas, hanggang umaga dilat ang mata, may bagong jowa. May bago pang bahay, bagong logo, bagong kamkam, sa bagong slogan. Okay. Sa FIA na tayo today. Ay, Diyos ka ba? Talaga naman, nagatip ang lola ninyo, si Alvina. Pangkape ng lola. Thank you, pangapalanga. At si mga ka-hearts. Oy, thank you, palanga. You don't need to do that. But, you know. Ay, nako. Ay, sa nakakatuwa naman. Balong lipatis ko magdamag ang hugutan ko. Regno natulog. Ayan si Proud Pinoy. Ayun, dapat ako kumanta lang ako. More composition ba? But anyway, oy, may nanalo sa aking, ay bukas na lang pala ano, i-announce. May nag-send sa akin ng pictures live, nanood sila na aking Sona. So I promise that I'll give you prize now. I have money. Ngayon may pera na ako, so mamimigay na ako ng bonggang-bongga. Anyway, yeah, may nag-email kasi sa akin. Okay, balikan natin. Ang kay Tony. So, yeah, wala na. Abangan ninyo. Kung ano nung ka-BS ka, kalokohan yung kanilang ano, kalokohan na sasabihin kung bakit tinanggal si Paul Soriano. So, final na po. Final! Finished! Parang finished product ng GDP ni Putin. Finish na, di ba? Let's finish Paul Soriano and we're good. Ibig sabihin, effective. Okay? Best-selling ang album na yan pag lumabas ang kanta mo palang. Ano gagawin ko? Sige, yung magaling sa music. I-record ko ba? Ha? Ako yung, kaya hindi naman ako original noon. Composer lang ako. Binago lang natin yung composition. Baka maano tayo, makapiright tayo ng bonggang-bongga. Ayaan mo na palangga. Okay na yon. Okay na yung pag-tripa na lang natin. Alright, so, paulit-ulit na nagsisinungaling si Kuting at kinumpronta siya ni BBM. Si Kuting. Si ano pala si Paul ang nagsisinungaling. Para wala naman sila. Tungkol doon sa mga babaeng minimessage niya. Ayan, sold na may bumili ng album ko. May bumili ng album natin. Ako, Roy, may bumili ng album ko. Thank you mga palangga. Ayan, si Proud Pinoy. Oh, dami. Oh. Thank you palangga. So anyway, ang nakakaloka, kasi ay, akala ni Tony, handang-handa na siya sa kanyang gown. So, hindi niya nasuot, nasayang. Bebe, kaluoy man si Tony. Dahil, baka mga anak na magaday. Kay kaluoy man ka. Oh, yan, kaya bangyabang niyo kasi gamit-gamit niyo pa ang Diyos. Diba? Gamit-gamit niyo pa ang Diyos. Ano nangyari sa inyo mga hitad? Anyway, isa pa sa mga nagpababa talaga ng trust rating kay Kuting dahil sa kanyang mga broken promises. Imagine niyo, tagal ko na yung mata ko. Labo eh. Ano na, nag-shade, nag-ano na, lumabo na. Ang ganda ko naman dyan, di ba, kahit wala salamin. Ayan, so anyway, duli nga lang, ayan, kasi di ba yung nakikita. So anyway, isa sa nagpabagsak talaga kay Kuting, ako nakikita ko, bilang supporter niya. Parang ganito yan eh, parang di ba yung jowa mo, kilala mo eh. Yung kapatid mo, kilala mo, yung asawa mo, kilala mo. Me as a supporter, somehow, alam ko yung trend, okay, ng support sa kanila ng mga tao. Kasi 2016, well, 2015 ako nag-vlog, 2015 nung ako yung nag-vlog, kakampi na nila ako. So alam ko yung trend ng ano ng mga support. So ngayon,
Dati purin-purin nila ako na Mahalika, nito, number one supporter, ni. Tapos padala na ako ni Kuting ng Mahalika, happy birthday, chuchuchuchu. I'm Mahalika, happy birthday. You're the best supporter in the world. Mga ganun-ganun eklabush. Diba? Yung mga kalokohan lang nila. Mga pambobola. Well, siguro naman, ako nakikita ko, during the time, naging sincere naman, si Senator Amy, you know, the first time kasi nakapag-connect ako ang si Senator Amy, ako naniniwala ako na sincere naman yung friendship. Pero bigla na lang nagbago nung sila ay nanalo kasi gusto nilang dorobohin ang bayan. Ay, Lisa, wala ka ng supporter. Kaluoy ka man. Ayan, kasi tinapon ka namin. Ay, pebble sa lakera. Tinapon ka namin. Kaluoy, di ba? Ayun, nagpapaniwala ka sa mga... Utu-utu ka kasi, Lisa, eh. Di ba't yung maitsura mo? Para ka nang nalugi. Ng, ano, para kang labanderang hindi nasweldohan ng amo. Ay, naku, parang labandera. Sabi niya rin, kaluoy. Diyos ko po. Diyos ko, kahit anong isuot ni Lisa, anong itsura, you know what? Pag first lady ka, or you're in public, sa publiko ka, yun ako nga, hindi nga ako, fair lady lang ako, that's better, that's even better. Dapat pag nasa labas ka, let's say, mga ganyan. Nakataas to. Hi. Hindi yan. Parang hindi kumain, eh. Parang ang lotang, parang kakahigop mo lang ng pulburon. You're not supposed to be like that, na parang nalugi ka ng sampung, ano, you know, nakalunok ka ng, diba? Pag nasa public eye ka, talaga nakaganon ka. Ako nga feeling, ano, ako royal. Yes, darling, how are you today? Oh, hi! Ganon, hindi yun. Hi, bo. Can I ask some more pulburon? Ay, naku, Lisa, nakarma na kayo. Diyos ko po. Naku, dapat talaga naman. Kayo ay magkaroon na ng kahiya dahil tuluyan na kayong babagsak dahil ginagulyo ang taong bayan. Kayo ay nangamkam. Ayan na ngayon. Even yung kapatid mo, kaaway mo, bombong. Oh. Imagine, paano ka magwawagi? Walang unity team. Si Amy, pinireplastikan na kayo dyan. Imagine mo mag-aaway si Lisa at saka si Amy. Alam ko yan, Agosto pa lang. Oh. Imagine mo si Amy hindi makapasok sa HQ. Actually, campaign pa lang. Anong unity team yan? Si Amy walang access. Nung May na nyo, wala si Amy dun sa countdown mo. So, walang unity team. So, sinira nyo, binurn nyo ang bridges sa inyong mga core group or core supporters like us. Di ba? Aroon, napalaan nyo na ngayon. Kahit may pira kayo ngayon, dong, mag-shoot kayo sa kumono. I'm telling you, this mouth is really powerful. Lahat ng minura ko, nategi na. Nategi na sila, nasa ano na, gimperno na sila. Kaya, nasusunod nating sona, magaganda na. Di ba? Order of the court. Diba? Sabi ni Margo, wala si Amy dun. Imagine ninyo, lahat sinira ninyo, lahat kaaway nyo na. Asa na yung ano nyo? Asa na yung solid supporter nyo? Asa na si Taning? Pinaral-aral mo pa, Lisa. Tama si Talakera, siya ang magpapabagsak sa'yo. Pero kayo mga hindi nakapag-aral, abogado ka ba? Utu-utu ka? Yung scammer, nagpapautu ka? Well, friends with the same feathers. Fuck together, right? Or pulburon together. Friends with the same feather, you know, pulburon together. So what the heck?